Guys, magandang hapon sa ating lahat. Ngayon, ang gagawin natin, papakita ko sa inyo kung paano ang tamang pag-change oil ng ating sasakyan. So, meron tayo dito na Shell Helix HX6 10W40. So, gamit natin ay synthetic oil. Bali, bumili ako ng 4 liters. Bali, nasa 1,400 ang price nito. So, 4 liters yan. Pero ang laman lang ng ating makina ay halos nasa 3.2 liters lang. Kasi ano ito, turbo kasi, kaya may 200 ml na dinagdag tayo. Kasi dapat ang laman nito ay 3 liters lang. So dahil turbo engine yung ating makina, so kailangan niya ng mas maraming oil kaysa non-turbo engine. So 3.2 yung laman ng ating engine oil sa ating makina. So meron din tayo dito na oil filter. So every time na nag-change oil tayo ng ating makina, nagpapalit tayo ng oil filter. So bali itong gamit natin, C110. Itong OEM number niya, 90915-03001. So ito yung gamit natin. Bali ako, pagka nag-change oil ako ng ating makina, every 5,000 kilometer, para malinis lagi yung ating makina at mapangalagaan. Una nating gagawin, papandarin muna natin yung ating makina. I-warm up natin ng mga, siguro ko mga 2 to 3 minutes. Pandarin natin yung makina, i-warm up natin para yung mga oil na nasa gilid ng ating crankcase matunaw or lumambot pag winarm up natin yung ating makina. So yun yung purpose ko, kaya winawarm up ko muna yung ating makina ng mga ilang minuto. So umpisa na natin. Pandarin muna natin yung ating makina. So antayin lang natin na mawala yung cold engine indicator. Pag nawala na yung cold engine indicator, pwede na natin patayin yung ating makina, kasi warm up na yung ating makina yan. Siyempre, gagamit din tayo ng gloves. Yan, rubber gloves, para hindi malagyan ng oil yung ating kamay. Tapos, gamit din tayo na pangsahod dun sa ilalim. Gamit tayo ng maliit na palanggana. Or kung meron talaga kayong sahura ng engine oil, so mas maganda. I-jack natin tong ating sasakyan. Pero siguraduhin natin na merong kalang yung likod na gulong natin. Tapos maglalagay tayo ng jack stand. Iangat natin para masimut yung lumang engine oil. Matanggal natin lahat. So antayin lang natin ng mga ilang minuto pa. Mga 1 minute na lang. Tapos patayin na natin yung makina. So ayan nga, wala na yung cold engine indicator natin. Papatayin na natin yung makina. Guys, pag nag-change oil din tayo, kailangan isama na rin natin yung paglinis ng ating air filter. So linisin na rin natin yan. Tapos yung ating PCV valve, pwede rin po natin siyang linisan every change oil natin, para maganda talaga yung performance ng ating makina. So walang mga bara-bara. Kasi ito, pagka nabara yung ating air filter, pwedeng pag mga akyatan, medyo hirap yung ating makina. Tapos parang pigil yung takbo pag yan ay marami na. So kailangan every change oil natin, lilinisan din natin to. Tataktak lang natin, or kung medyo luma na yung ating air filter, palitan na rin natin. So kahit mga every 30,000 to 50,000 kilometer tayo magpalit nitong air filter natin. So taktak lang natin. Kung meron kayong air compressor, so ispray natin ng hangin to para matanggal yung lahat ng alikabok dyan, lahat ng dumi. So tayo, wala naman tayong air compressor, so tataktak lang natin. Kakapalit lang natin to nung nakaraan, kaya hindi na natin kailangang palitan. So, ayan nga guys, na linisan na natin to.
So ulitin ko ulit, pag may napansin kayo dyan na parang oil dito sa ating air filter, pag may napansin kayo dyan, ang problema po dyan ay yung ating PCV valve. So kailangan natin to, ito, PCV valve natin. So baka nag-stack up na yan. Kasi pag nababara na yan or hindi na nagbubukas yan, ang mangyayari, dito yan na dadaan sa breather natin. Papunta yan dito sa ating air cleaner. Ito. So dito lalabas yung oil. So pag ganyan na na-experience nyo, pagka nilinisan nyo yung ating PCV valve, tapos ganun pa rin, may oil pa rin yung ating air filter, palitan nyo na yung inyong PCV valve. So yan ang kadalasan nagiging problema pag kayo may napapansin na engine oil na dito sa ating filter. So guys, sa mga hindi pa nakakaalam, yung ating jack nandito sa loob ng ating toolbox. Ito, yung box ng ating sakyan. Dyan nakalagay yung ating jack. So sa pagtatanggal nitong jack, maka kayo'y mapaisip na mahirap tanggalin. Kasi yan po ay naka-ikot pa kanan. So hindi yan magagalaw. Kahit hilayin nyo yan, hindi yan magagalaw. So ang gagawin nyo, iikot nyo lang po pakaliwa ito. Ganyan. Yan. Bago nyo matatanggal yung jack. Sa mga hindi lang po ito nakakaalam kung paano tanggalin yung ating jack dyan sa lagayan. Yan. So yan nga guys, napaglagay na tayo ng jack stand. Yan, ijinak na natin yung ating sakyan. Ngayon tatanggalin na natin yung filter at yung drain plug. Yung sa may drainage ng ating makina. So bago yan guys, baka makalimutan natin yung record natin yung last na odometer natin. Yan. Yan yung last na odometer natin. 193,039. So yan yung odometer natin. So isusulat natin yan. Tapos ipa-plus natin yung 5,000 kilometer. So doon ulit tayo mag-change oil. So meron tayo dito yung last na change oil natin. Nilagay ko dito, naka-record. So yan. Last na change oil natin ay December 18, 2021. So nag-change oil tayo dati 189,139. So ang next na change oil natin ay 194,139. So every 5,000 kilometer. So ngayon, di pa naman tayo umabot ng 194,139. So halos nasa kulang-kulang 4,000 kilometers pa lang yung tinakbo natin. Pero i-change oil ko na siya. Kasi ganun talaga kapag nag-change oil. Kung every 5,000 kilometer yung change oil natin, mga 4,000 kilometer pa lang, nag-change oil na ako. So depende po sa atin yan. Kung isagad yung 5,000, wala pong problema. So guys, bago din tayo mag-drain ng ating engine oil, so tanggalin din po natin to na takip. Yung sa oil cap natin, ito, tanggalin natin yan para tuloy-tuloy yung buhos ng oil sa baba, pati itong dipstick natin para may singawan. Dahil meron tayong oil catch can, tanggalin muna natin dito bago natin matatanggal itong oil cap natin. Tanggalin natin itong hose ng ating PCV valve. Lalayan lang natin para hindi mapirsa yung PCV natin. Natin yan. So ngayon, pagka nag-change oil tayo, linisan na rin natin to diretso. So ayun nga, natanggal na natin to na hose. So pwede natin tanggalin yung oil cap natin. So ayan. Tanggal na natin. Then guys, pagka dito sa takip natin, pagka meron kayo dyan na nakikita na parang puti-puti or na parang may mga bula-bula, ibig sabihin ay problema na tayo sa ating cylinder head gasket. So kailangan natin ng top overall nyan kasi naghahalo yung langis at saka tubig or yung coolant. Pag meron nyan dito mga puti, pag tinanggal natin tong ating oil cap, pag may napansin kayo dyan na parang bula. Guys, gagamit tayo ng palanggana. Yan, maliit lang.
Tapos guys, meron tayo ditong numero 17 na combination. Yan. So itong gagamitin natin panluwag dito sa ating drain plug. Yan, pakaliwa lang. So wag nating hayaan na may matapon na oil dahil baka mamaya inumin ng mga hayop, baka mamatay. Kasi delikado rin po yan sa mga alagang hayop natin. So luluwagan na natin to. Sa kaliwa lang yung luwag natin. Tapos yung oil filter na yung tatagalin natin na sunod. Dahan-dahan lang, baka tapunan tayo. Ayan. So, kukutin natin. Ayan. So, ngayon, habang inaantay natin yan, antayin natin ang mga 30 minutes bago natin ibalik yung drain plug. Habang nag-aantay tayo, papalitan muna natin yung ating oil filter na nandun sa mayunahan. Yan. Ito yung ating oil filter. So, papalitan na natin yan. Huwagan na natin to. Number 12. Sakit na ginamit natin na panluwag. Dalawang tornilyo to guys na luluwagan natin, sa dito sa may gilid, sa dito sa may ilalim. Yan, luluwag na, kamay na lang. So meron din tayong pantanggal dito ng ating oil filter. So sa online ko lang po bidili yung pantanggal natin ng oil filter. Shopee or Lazada po, search nyo lang po doon, oil filter range. So lalabas naman po yun doon sa Shopee or Lazada. So mamimili lang kayo kung anong klase yung gusto nyo. So yan, sabi muna natin to. Ngayon tatanggalin na natin tong filter. So guys, ito po yung gamit natin. Nakalagay po dito ay 150mm rubber stretch wrench. Kahit anong klase po, basta pantanggal ng oil filter. Yan, rubber yan. Ang ikot lang natin ito ay pakaliwa. Ayan. Okay, tapos ipitin lang natin to. Ayan. Guys, maluwag na. So ngayon, kamay na lang yung pantatanggal natin. Tapos yung pansahod natin, lagay natin sa may tapat ng filter para masahod yung oil din na lalabas yan. Yan. Tapos pagkatanggal natin ng ating oil filter, ibababa natin yung ating jack para ma-drain yung oil niya dito kasi nakaangat ito. So ngayon pagka hindi natin binaba, so pwedeng may maiwan pang oil dyan. Yan. So ibaba natin ng kaunti para ma-drain talaga yung oil niya. Thank you.
Ayan nga guys, tapos na yung 30 minutes na pag-aantay natin. So ngayon, babalik na natin yung drain plug ng ating makina. Tapos lalagay na natin yung bagong oil filter. Kaya tumutuloy yan dahil kanina ibinaba natin yung ating jack. Nandito yung drain plug niya, so kailangan nakaangat to. So hayaan lang muna natin yan ng mga ilang minuto bago natin ibalik yung drain plug para maubos tong oil na ito. Sa ora natin. Okay. Santayin lang natin ng mga ilang minuto yan para maubos yung laman niya dito. So ayan nga guys, wala nang tumutulo. So pwede na nating balik yung drain plug ng ating makina. Tapos yung oil filter naman, ilalagay na rin natin. Tanggalin natin to guys na oil, baka matapunan pa tayo. Tabi natin yan. So guys, bago natin ilagay yung ating oil filter, lalagyan muna natin yung filter ng oil sa loob. Yan. Tapos ito yung filter natin. Yan, may plastic yan. Tanggalin natin yung plastic. Okay. Tapos itong o-ring na to, lalagyan din natin ng oil para pag-ikot natin doon, hindi magaspang. So, hindi siya madadamage. So, ubusan natin dito ng engine oil. So ayun nga guys, nalagyan na natin ng oil to sa loob. Tapos ito, pinunasan natin ng engine oil din para hindi magaspang pag pinasok natin doon sa housing niya. Para hindi ma-damage, hindi tayo magkaroon ng leak. Ayun nga guys, nilagay na natin yung ating oil filter. Tapos yung ating bracket sa may oil filter natin. Bali protection din yan para kung may tumamaam na sa ilalim, so hindi matatamaan yung ating oil filter at hindi siya mabubutas. Hindi natin hinigpitan ng sobra yung ating oil filter kasi baka masira yung ating o-ring or yung oil seal natin dyan. So yung sakto lang, hand tight lang, tapos counting ikot lang dun sa ating pangtanggal ng ating oil filter. So ayan, maglalagay na tayo ng engine oil. So ayan guys, kailangan natin gumamit ng imbudo para pang alagay natin dito ng oil. Yan. Lalagay tayo ng 3 liters and 200 ml. Kung meron kayong takalan nito, kasi ito 4 liters to eh. So ngayon, ang gagawin natin, kung meron kayong takalan na 1 liter na pang engine oil na ganito, or kung makakabili kayo ng engine oil na per liter, so mas maganda. Wala kasi tayong nabili na per liter, so meron lang sila na 4 liters. Maglalagay tayo ng 3 liters and 200 ml. So kung wala kayong takalan, pwede rin po natin estimate na lang natin kung gaano karami. Mag-estimate lang tayo na magtira tayo ng mga 1 litro sa ating lagayan. Kasi yung ibang ganito na 4 liters, may mga guhit-guhit kasi. Ito naman kasing Shelly, wala siyang nag-guhit. So ngayon, estimate lang natin
kung gaano karami, i-check na lang natin doon sa ating gauge. So ayan, halos kalahati na yung nailalagay natin. Ito, so maglalagay pa tayo ng mga 1 litro. Tapos check natin yung engine oil. Papababain lang natin. Check natin after 5 minutes kung sakto na yung sa gauge niya. So kailangan din pagka naglalagay kayo ng engine oil, siguro din natin na naka-level yung ating sasakyan. Kasi kung minsan pag naglalagay tayo nakatagilid or hindi pantay, so pag nagsuka tayo, pwedeng magkulang or pwedeng magsubra yung ating engine oil. So kailangan naka-level din. So katulad nito, naglagay akong leveling dito sa ating sasakyan para ma-check natin, para makita natin na pantay yung ating sasakyan. So ayan, nasa gitna yung parang bubbles nya. So nasa gitna. So naka-level yung ating sakyan bago tayo naglagay ng engine oil. So check natin yung level ng ating engine oil kung okay na. So ayan, halos kalahati pa lang. Nandito pa lang yung ating engine oil. So maglalagay pa tayo ng kaunti. So kailangan pag naglagay tayo ng engine oil, kailangan hindi po sobra, hindi rin po kulang. So kailangan nandito lang po siya sa pangalawang guhit, sakto dito. Yan. So kailangan pa nagsusukat po tayo, kailangan hindi pa umaandar yung ating makina. Kasi pag nag-warm up na po yan, so akit na yung imanlangis niyan sa loob ng ating makina. So kailangan hindi pa umaandar sa umaga bago natin paandarin yung ating makina, kailangan susukatin na natin. So ayan guys, so halos sakto na yung ating engine oil. Antayin lang natin ng mga ilang minuto para bumaba pa yung ibang engine oil na nilagay natin. Guys, babalik na natin yung engine oil cap natin. Babalik na natin to. Tapos to, balik na rin natin. So yung PCB valve natin, so nalinis na rin natin yan. So sasabay natin lagi yan pag nag-change oil tayo. Maglinis din tayo ng ating PCB valve para hindi tayo nagkakaroon lagi ng oil doon sa ating air filter. Ngayon, susubukan na natin paandarin yan. Tingnan natin kung may mga leakage sa ilalim. So guys, papaandarin na natin yung makina natin. Clear lang natin yung mga tools tayo sa babaw ng makina. So kailangan tatanggalin muna natin yung mga nakapatong. So yan, ayos naman ha. So paandarin na natin yung ating makina.
So ayan, hintayin lang natin siya na mag-warm up. Mag-circulate yung engine oil. So ngayon, kunin na natin yung reading ng ating odometer. So 193,039 kilometers yung tinakbo natin. So isusulat natin yan dito sa tape. Sulat natin yan dito. Tapos ipa-plus natin yung 5,000. Plus natin yung 5,000. So yun ang ilalagay natin dito para na-monitor natin kung kailan ulit yung ating sunod na change oil. Or pwede rin po dito, bagka nag-change oil tayo, pwede rin natin i-monitor dito. So pinutin lang natin to, isa. Pinutin natin to, yan, pangalawa. So yan, pangalawa, i-0-0 lang natin yan, long press. Yan, long press. So dyan pa lang, mamonitor na natin kung ilan na yung tinakbo natin. Simula nag-change oil tayo ngayon. So mamonitor din natin yan. So kailangan mga 5,000 kilometer dyan bago tayo mag-change oil ulit. So ako, nilalagay ko lang yan dito para kung sakali na hindi natin sinasadya, ina-press natin yon, na-erase. So at least meron tayo na naka-monitor dito. So susulat lang natin dito yan, guys. Tapos ididikit natin dito sa may pintuan. Palitan na natin to. Tanggalin na natin to. Yan. Okay. Tapos sulat na. Lalagay natin yung date ngayon, May 29, 2022. Tapos yung odometer natin ngayon, 193,039. So next natin na change oil, i-plus natin, plus 5,000. So ang next na change oil natin is 198,039. So 5,000 kilometers yan. Tapos ididikit natin yan dito sa may pinto. Yan. Ganyan lang. Tapos sigit natin. So ayan nga guys, nadikit na natin yung reading ng ating odometer. Tapos yung next na change oil natin. So ayan nga guys, ganyan lang kadelay kung paano mag-change oil ng ating sasakyan. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, huwag po nating kalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel. At pakiclick po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.